Ipinaliwanag ni Board Member Artemio Sardon ang unang distrito kamakalawa ang dahilan ng planong pag-abolish ng mga posisyon sa iba't ibang opisina ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte, partikular na sa Camarines Norte Provincial Hospital. Ito ay matapos na umapila ang mga empleyado ng ospital sa dahilang maaari umanong maapektuhan nito ang kanilang serbisyo sa publiko. Ganito po yan, yung sa abolition kasi ng position, yun ay sa buong provincial government. Supposedly ay dapat ay mayroong tao. Mga created position yan, pero nakita naman natin na nagpa-function ang provincial government. Una-una, ang provincial government nga, ilang beses na na-awardan ng SGLG award, di ba? So, ibig sabihin, maayos na pamamalakad sa pamumuno ni Gov. Egay. Nawala yun. So, ito po kasing dito sa provincial hospital. Kasi parang mayroong namumuno na isang individual na tinitrigger siguro yung kaisipan ng iba. Medyo nakakalungkot kasi ang intention po natin dito, wala naman kasing tao yan. Masama lang kung may nakaupo dyan at inalis natin. Talagang medyo yung serbisyo baka magka-problema. Idinagdag ni Sardon na ang pondo ng mga posisyon ang tanging nais nila ibigay sa mga manggagawa sa mga barangay. Ito ay dahil ang mga posisyon na nais nilang ipa-abolish ay wala naman umanong taong humahawak. Matagal na kasi po ang hinaing ng ating mga kababayan na naglilingkod, yung mga barangay health worker. So, magkaano lang po ang trabaho ang sweldo ng barangay health worker? So, ang trabaho naman yan related din sa kalusugan. Bago makarating yan sa mga MHO, yung mga rural health unit nila, sila yung nag-iintindi sa mga barangay. Yung BNS po, yung barangay nutrition scholar. So, gagasino lang din po ang pundo niyan. So, isa pang naglilingkod sa barangay po, yung mga baiw. Ang baiw po, yung barangay agricultural extension worker. Yan po yung nag-iintindi naman sa mga farmers natin at saka sa mga fishermen. Yun po mga barangay police. So, yun po yung gusto nating matulungan. Ano po ang ibig kong sabihin? Yun pong pundo ng nais nating i-abolish na yan ay humigit kumulang, kung diyan ko nagkakamali, mga 70 million. Mahigit kumulang. Hindi po yan eksakto. Sayang naman, di maidagdag na natin doon sa kagastusan para itulong sa ating mga barangay health worker at iba pa, mga farmers. Yung mga barangay health worker po natin, ang gusto natin dapat tumanggap siya kahit paano, 3,000 pesos eh, monthly. Yung mga barangay nutrition scholar, sana tumanggap sila tulong ng probinsya, 3,000 pesos monthly. Yung mga baayo natin, ang hirap ng trabaho niya. Kasi yan yung nagkakalap ng mga lehitimong magsasaka at mangingisda. Kasi pag dumarating po yung sakuna, may mga biyaya, palakasan. Kawawa yung totoo na mangingisda at magsasaka. Minsan, hindi yun siya nakakatanggap. So, ang trabaho po niya, i-determine sa barangay. Marami pang iba. So, hindi lang yan. Yung mga teachers po natin, dahil nagbibigyan na po tayo ng 1,000, ang gusto natin, dapat tumanggap yung mga teacher natin ng at least 3,000 per year. Per year po yan. Ngayon, may 1,000 per year na po ngayon yung mga teacher natin. So, yung mga magsasaka, mga minero. So, pero yung ibang nabanggit ko na yan, subject for the availability. Pero ito, tinitiyak natin, dapat talaga ito ay mabigyan. At yung kakulangan na pondo ay dapat ito ang mailagay muna. Yang galing sa inabulis po ng mga positions na yan. Malinaw po, wala pong nakaupo dyan na naglilingkod. Kung di, gusto lang natin i-abulis yung position para makuha natin yung pundo at gamitin po doon sa mga binanggit ko na mga nangangailangan. Pahayag ng board member na meron lamang mga individual na nais guluhin at panghimasukan ang kanilang ginagawang trabaho sa sangguniang panlalawigan na ang tanging nais lamang nila ay ang matulungan ang mga empleyado ng barangay. Maaring may mga nauna po na nagpapakalat na pinipilit na gawin tayong masama ang aming nakikita ay kapakanan ng aming mga kababayan. Kaya ang masasabi ko po sa inyo ay patuloy po kayong magmasid kung ano po yung ibig sabihin ng aming mga ginagawa. Huwag po kayong padadala sa mga iilan na baka po pang sarili yung intention lamang at gustong idamay ang publiko. Paliwanag naman ni Provincial Legal Officer Attorney Don Colvera na wala siyang nakikitang mali sa napipintong abolisyon ng ilang posisyon ng pamahalaang panlalawigan. Sa pag-create and pag-abolish, kailangan kasi ang isang ordinance para yun ay maging legal. Now, the question is,
maraming mga posisyon ngayon sa pamalang panlalawigan ang pinapaabolis ng sangguniang panlalawigan through an ordinance. Is it legal? Of course, legal po yan. Nasa power po nila yan at nasa local government code po yan. No? Ang tanong, yung bang mga iaabolis ay may mga nakaupo? Ibig sabihin, meron bang mga nakapwesto? Wala po. Dahil kung may nakaupo po dyan, yun po yung bawal. Bawal pong iabolis yung isang posisyon kung may nakaupo. So, ang presumption po ngayon, and based from the records, ay wala pong mga nakaupo dyan sa posisyon na iabolis. At sa huli ay nanawagan ito sa kanyang mga kapwa-empleyado sa provincial government. Sa atin lang po mga kasamahan, no, lalong-lalo na sa provincial government, alam po ninyo kung gaano kayo kamahal ni Governor Ege at kung gaano kamahal po ni Governor Ege yung mga kababayan natin na pumupunta sa ating mga pagamutan. No. Gusto niya rin po matulungan. Kaya sa amin lang mga kasamahan dyan, gawin lang po natin yung talagang serbisyo publiko na nararapat.